pain becomes paralyzing. Pero pag naintindihan mo na pain is byproduct of goodbye and goodbyes are endings of something bad and a beginning of something good, then you'll get through it better. How do you keep the music playing? This is Papa Jackson's Hello. Sorry. Thank you. Goodbye. Hindi mo magawang magpaalam. Pero masakit mag-stay, masakit magpaalam. Parang may masakit. Pero bakit hindi ka makapagpaalam? Kasi yung isang pain, walang goodbye. Yung isang pain, may goodbye. And you're so afraid of goodbyes. Pero mas pipiliin mo mag-stay. Bakit? Kasi yung isang pain, may kasamang goodbye yun. Say something, I'm giving up on you. STG. Kasi hindi mo naiintindihan at goodbyes are endings of something bad and a beginning of something good. Say something. Papa Jackson's Hello. STG. Hello. Sorry. Thank you. Goodbye. Hello, 1125. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga! Huwag sabihin, radyo sabihin mo. Sabihin mo, Energy. Is it good? Magandang evening, Metro and Mega Manila, the Luzon, the Visayas, and the Mindanao. Hello po sa inyo lahat. Sana okay kayo ngayon. Sana maganda ang gabi ninyo. Sana payapa ang inyong gabi. Ang maghapon ninyo, sana peaceful. Oh. Hello po sa mga peaceful ang kanila maghapon. Sana lagi kayong peaceful. Gusto ko yan. Oh. Okay na okay, sabi ni Robicel. Kinchana yo. Hoy, birthday na naman ni Vilma. Happy birthday, Mami Vilma. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Si Arvin, is it good? It's good. Hello po sa lahat ng mga nasa Facebook Live natin. Di kayo may isa-isa kaagad, ha? Huwag kayong magalit. O nga, hello nga pala kay Macris, ha? Si Macris. Si, sino ba yung... Macris, ipiyan mo nga ako sino yung mga minit-namit natin dyan sa... Sa ano? Sa Hong Kong. Diba? O kay Freda, hello po. Nakalimutan mga pang... Siyempre, di ba? Mamiludi, and baka ma... Alam niyo naman ako, hindi ako matandaan gaano. PM mo, bago ka teblak. Ha? In 10! 9! Tarot lang. Kamusta po ang Hong Kong? Okay naman, mga panggana. Nagpunta kami doon sa Hong Kong, mga panggana. Bakit kami ng bundok? Oo. Alam nyo na ng papa nyo, adik sa akit-akit na ganyan. So, nag-akit-akit kami ng bundok doon. Ano lang, very minor. Hello po sa mga Pinoy at Pinay sa Hong Kong, ha. Very minor yung ano, yung inakit namin, mga pangga. Nakakatawa yung ano doon, ano. Yung bundok doon, yung hiking trail nila. Akalain mong ano, merong tawag nito, merong... ano yan? Merong hagdanan. Ayos na ayos, parang hindi ko makakit ang bundok, may hagdan. Oh. Hello po sa mga Pinoy at Pinay sa Hong Kong. Kamusta? Sabi ni Mami Cynthia, wala bang pasalubong? Hindi ko galing magpasalubong eh. Actually, mga pasalubong na dala ko, mga bigay-bigay lang din ang mga nasa Hong Kong. Sa Friday na namin pag-uusapan ni Gandang Kari yung pasalubong na yan. Oo. Sa Friday na. Paalala nyo. May caller tayo si Angela ng Taguig na sa kabilang line. Hello? Hi po. Good evening po. Good evening? Hello? Hello po. Is it good? Sumagot ka.
Yes po, yes. Anyways, Angela, you're 24 from Astagig ka ngayon. Yes po. 24 ka pa lang? Opo, tama po. Matanda lang kasi ng 3 years. Bakit di ka naniniwala? Parang mga 30 na po kayo. Aloko to. Ah. 27 ako. Ha? Apo, apo. Pero ang galing ha. Feeling mo 30 ako? Apo. Ah. Sige, maganda yan. Cute yan. Anong ginagawa sa buhay ni Angela? Ano po, isa pa akong call center agent. At estudyante rin po ako. Ah, nag-aaral ka. Anong grade ka na? 3? Charot. Ano na po, graduating na po ako ng college this year po. Sa graduate. June graduation na po namin. Anong course? BSBA po, major in marketing management. Ah, talaga? Apo, yes po, Papa Jackson. Ano ang kahalagahan ng FISIB? Ay, naku, speaking of po, grabe, sobrang hirap. Kasi for revision yung feasibility study namin ngayon. Tapos ako lagi gumagawa. Grabe, naiinis nga ako sa mga kasi. Eh, di ibig sabihin, meron ka mga groupmates na walang kwenta. Ang alam nila, mag-ambag lang pag may bayarin. True. Naku! Ano FISIB nyo? Ano po, rice coffee. Talaga, kung ang rice coffee ay... Anong purpose of the study? Ano po, para po, kung feasible po ibenta yung rice coffee. Kumbaga parang kung yung mga profit, ganun, mga target market, mga ganun. Parang mali yung purpose of the study nyo. Favorite ko yan eh, research. Gusto mo suggestion? Ano po ulit, sorry? Gusto mo suggestion? Ano po? Kaya lang, tapos nyo na eh. Wala nang point eh. Dapat revision na lang po eh. Dapat ang tanong doon, kung tatang, kasi ang coffee sa Pilipinas, ano eh, force of habit ng Pinoy, di ba? Kung willing ba mga Pinoy na mag-switch from a traditional coffee into a rice coffee? Yes, that's, opo, tama po, exactly yun po dapat yung sinabi niyo, sir. Oo, yun dapat ang tanong. Anyways, ayokong pahirapan sarili ko, bahala ako. Alam mo, paborito ko yan. Yung ganyan, yung... ano to? Yung purpose of the study. Ano pa yung mga nakunahan yan? Ano po? Marami. Maraming chapter. 7 chapters. Sa dami pang mga gagawin. Pero paborito ko yan. Research. I like research. Opo. I like research. Tapos pag magde-defense po kayo, Papa Jackson, nakakatakot minsan kasi gigisahin ka ng panel. Yan ang malupit. Naka-makeup kayo ng hindi bagay, no? Kasi tama mali. Kasi apurahan, di ba? Di ba? Minsan yung, kami na kasi nung college ako, nag-Amerikana kami, hindi bagay sa amin, ang hiram-hiram lang kami. Nakakatawa yung Amerikana ko ng stripes. Anyways, Angela, ano naman trabaho mo? Call center po ako. Ah, call center. So financial, apo. Oh, that's malapit, no? Kasi medyo kaduktong, no? Yes po, exactly. May jowa ka rin. Single mother po. Single mama. Ang galing mo naman. Palakpakan! Thank you po. Thank you so much. Ilan taon na yung anak mo? Ano po, babae at lalaki, yung panganay ko, magti-3 years old, yung panganay ko. Ay, sorry, sorry po. Yung panganay ko magti-3 sa October. Yung bunso ko po, 1 year and 2 months pa lang. So, nasundan ka agad. Bakit kaya? May aircon kaya na chot? Yung mga panahon na mahal-mahal mo pa siya. Ganun. Same, sorry. Just had to ask. Same father yung dalawa? Yes, wow, opo. Same yeah. Father po. So, hindi na kayo? I think for me po ah, for me sa gulo na nangyayari sa amin, yung malabo na, for me hindi na. Yun po actually yung i-consult ko po sa inyo. Kailan kaya naghiwalay? Wala pong clarity na ito date na to naghiwalay tayo. Kasi ayaw niya pong tanggapin na matagal ko na siyang parang
Uy, hiwalay na tayo, hiwalay na tayo. Parang ganun pa sa relationship. Bakit umayaw ka? Ano turning point mo? Kasi meron kayong turning point eh. Good question po, Papa Jackson. Wow, talagang inassess mo ko dun ha. Thank you. Sige, Naging kami po ng April 4, 2020. Actually po, si Kuya Chico pa yung pinagtanungan ko kung dapat kong bigyan ng chance tong lalaki na to. Yes, yes, sabi ko. Wala naman. Kuya Chico, puro kalokohan niyo. Pag kalokohan niya kaya magtanong kay Chico, dami alam niya. Nako! Kaka-birthday lang nun. Puntahan niyo yung page, batiin niyo. Okay. Gcash niyo lang, kahit patuha 200, matutuwa yun sa inyo. Anyways, sige. Tapos, ayun po. So, kawork ko po kasi to sa isang dating call center company rin na pinagtrabahuan ko. So, tinanong ko si Kuya Chico, sabi ko, dapat po bang bigyan ko ng chance yung guy? Ang sabi ni Kuya Chico, hindi ko daw malalaman kung hindi ko susubukan. Ay, tama naman si Kuya Chico pala. Palamang hindi na nasabihin ko sa akin mo tinanong. Opo, sabi niya, love is a risk. Pwede ka daw manalo, pwede ka daw matalo. Sinabi niya, ang talino ni Kuya Chico, mababago yan ah. Kailan niya sinabi yan? Hindi ko na po ma-exact, pero 2020 po. Nasa kabilang istasyon siya nung katapat ko siya nun, ay. Okay. Yeah, sinasabi ko eh. Yan yung mga panahon kalabang ko sa kaya si Kuya Chico nun eh. Ang pangalan pa niya nun, Chico Martin, di ba? Yes. Yan ang sinasabi ko. Ha? Kung grammar. Pero tama si Kuya Chico doon. Love is a risk. No? Tama po. Yes, tama po. Pero noong time na yun, may isa na kayong anak. Ay, wala pa po. So, ano po yun? Anong dahilan? Bakit may problema noon? Nung tumawag kay Kuya Chico? Ano po kasi, nung panahon pa lang na yun, medyo hindi na ako sure sa kanya. Eh, pandemic po kasi. Nung anong na naging problema nyo noon? Nung naging problem po namin, kasi yung hindi siya consistent. Ayun po, yung parang kino-question ko yung sarili ko, mahal ba talaga ako ng taong to? Kasi medyo on and off na minsan magpaparamdam, minsan hindi. Ganun. Yun po yung mga panahon nag-start pa lang kami sa relationship. Kaya parang sabi ko, ito na ba yung right guy for me? Ganyan kasi first boyfriend ko po siya. Naaalala ko dati, lagi ko talagang pinagpe-pray kay Lord na Lord, gusto ko nang magkaroon ng boyfriend. Gusto ko na magkaroon ng makakasama or companionship. Kasi parang I've been longing for love and companionship po since isang anak lang ako. And wala rin akong parents. Ang kasama ko na lang sa buhay ay yung tatay ko na lang talaga. Yung lolo ng mga bata. Okay. So ayun po. So I feel like baka ito na yung binigay ni Lord sa akin. Parang ganun yung dating na baka parang iba siya sa lahat ng guy na nakilala ko. Iba siya, siya lang yung inconsistent, parang gano'n. Ako, dinadugtong ko lang yung mga kinikwento mo sa akin. Hindi, kasalanan pa ni Lord tuloy ngayon yan. kasi binintang mo sa kanya, binigay sa'yo, inconsistent ka mo eh. Kasi sabi ko sa inyo eh. O tapos, so ayun po, pero parang tinry ko, baka mag-work, baka magbago, ganun, baka naman ganito lang talaga siya kasi first girlfriend niya din ako. For ano lang po, just for the information, ako 24, siya ngayon is 35 na. So may age gap kami na parang 11 years. Exactly. Isang dekada! Ha? Grade 5 na siya, pinapanganak ka pa lang! Tama naman, di ba? Kasi pang 10 years old, grade 4 eh. Tapos, a game. So, ano yun po, Kuya Chico? Ay, Kuya Chico. So, Wednesday next week, tumawag ka, magkasama kami Kuya Chico para lalang gumulo buhay mo. Tapos? Ayun nga po, Papa Jackson. Pero binigyan ko ng chance na baka naman kasi hindi lang siya yung ma-effort na lalaki, hindi lang siya yung ma-update na lalaki. May ganun talaga. O hindi lang, hindi lang part sa routine niya na may lagi siyang ina-update. Totally hindi siya ganun eh. Umabot na lang kami ng almost 4 years na parang nakasanayan ko na ganun na lang siya. Pero all throughout the duration of our relationship po, Papa Jackson, hindi ako masaya. Parang hindi ako secured. Na-insecure ako. Parang napaprang ako lagi na... Pero naging kayo pa rin. Exactly po. Naging yes. Anyway, sige ganito. Jump tayo ng kaunti. No? 1 year and 4 months yung bunso mo. Tama? 1 year and 2 months. 1 year and 2 months. 14 months. Oh, okay. But ano nangyari? Kasi kamo nakipaghiwalay ka, tama?
Opo. Anong turning point mo? Yun nga po yung inconsistency, hindi maayos magbigay ng ano, financial support. Kailan tapos, pa yan mula nung first baby nyo? Opo, ganun. Nagbibigay naman siya. Baka naman kasi mamaya marinig nyo to sabihin sinisiraan ko siya. Pero nagbibigay naman siya. Nga lang hindi ko nakikitaan yung consistency. Yung parang, pag sinabing inconsistent, how inconsistent yung pagiging parang, inconsistent niya? Sobrang inconsistent na parang may isang buwan na magbibigay naman siya ng 10,000. Okay naman yun. Tapos parang the following months, mga 5 months, 6 months, hindi na naman siya magbibigay. So parang 20,000 a year. Parang ganun. 500, 500, ibig sabihin, 1,000, hindi kaya 1,000. Hindi kaya magka-live-in. Ay yes, hindi po. Hindi para talaga mag, hindi kaya mag-live-in. Para kaya mag-jowa na may anak. Na nakanakan. Yes, opo. Bakit? Bakit? Kaninong, kaninong call yan? Ayaw po ni tatay. Yung tatay ko, syempre, siya naman po kasama ko all throughout. Nasabi niya, hindi kanyan aalagaan, ganyan-ganyan. Yung mga ganong bagay na pananakot sa akin na parang tama si, baka tama si tatay. Kaya parang well, ayaw ko nang irit. I'm sorry, but we do not know the alternative. No, hindi natin alam kung ano naging kanyang pagiging masigasig. Kung naging, if you started acting like couple. Kasi dalawa na anak niyo, eh, bakit di kayo nagsama? Hindi ko sinasabi na excuse na bag siya magbigay. Okay? Mm-mm. Obligasyon yun eh. Tama? Yes po. But here is a guy that you want to be a part of your life. As a matter of fact, I said that because knowing na dalawa naging anak nyo. Tama? Yes po. Dalawa anak nyo, may nangyayari sa inyo, except the fact that you don't go home to the same house together. Tama? Exactly. Tama po. And you allowed this to happen, right? Yes, tama po. Okay. So, ganito yan. You can fault him. At tama ka dito, no? You can fault him by saying, eh, well, inconsistent siya eh. Kaya ako nakipag-iwalay ng tuluyan eh. Tama? Mm-mm. Tama po. And he can fault you by saying, eh, wala naman balak akong kasama tumanda niyan si Angela eh. Kasi hindi ako part ng buhay niya eh. Hindi siya makapag-decide ng para sa amin eh. Lagi siya nakikinig sa tatay niya eh. Mm-hmm. Hindi ko sinasabing excuse yun ha. So hindi niya pagbibigay. You get the point? Yes po, no. Tama. Ang point ko naman, bakit? Wala ka rin mang balak na kasama siyang tumanda? Eh kasi po sa mga pinapakita niya sa akin, Papa Jackson, parang hindi siya worth it. You will never know the alternative kung nagsama ka sa isang bahay. Anong work niya? Ano po, nagre-real estate po siya ngayon. Kasi ganito yan, ano? By allowing him to go home elsewhere, you practically have allowed a delinquent guy to act like more delinquent. Mm-hmm. Hindi niya alam yung ano yung tinamo to ha. Ikaw, you are going to school, tama? Yes po. You go to a job, pagdating ng bahay, you perform the duties of a mom. Tama? Exactly. Kaya, tama po. Attuned, no? Attuned ka. Alam mo ka ano yung attuned? Hindi po. Teka lang, kailangan natin ma-define yan. Attuned. Is it good? Yes. Attuned. Ibig sabihin natin, ano ka, ano bang attuned? Teka nga muna. Teka lang. Attuned means, ayan, make receptive or aware. Yun lang pala yun, inaartihan ko pa. Pero kumbaga, ikaw, in sync ka or attuned ka doon sa obligasyon ng pagiging nanay because you go home every day to that obligation. Tama? Sobra po. While he is oblivious siya. Clueless siya sa ganung obligasyon. You have allowed him to completely act like binata. You get the point? Yes. You are his enabler eh. Delinquent na nga, gunggong na nga, hindi marunong ibigay yung dapat na obligasyon niya, tama? Yes. Oh. Kasi ganito yan, ano? Pagpalagyan natin umuwi kayo sa isang bahay araw-araw. Right? Hmm. In the past, ilan taon kayo? 4 years? Opo. No. Ipagpalagyan na natin, let's imagine the alternative. No? Pagpalagyan na natin na nung nabuntis ka ng unang anak nyo, umuwi kayo sa isang bahay.
hindi man siya nagbigay sa'yo monthly, pero nag-aalaga ng bata. Pag-gising ka matulog. Wala ka rin reklamo ngayon sa akin. Tama, mali? Pwede pa ba akong sumingit, Papa Jack? Sorry po. Kasi po kaya napag-desisyonan ko na wag kami mag-live-in. Kasi pumupunta siya sa dito sa bahay eh. Nung panahon kapapanganak ko, pumupunta-punta siya sa bahay. Ang ginagawa, tinutulugan lang ako. Tapos laging natutulog, hindi rin marunong sa gawaing bahay. Ate, hindi ba natuto yan kung part-time lang yung pagiging tatay niya? Nasa bagay. Ganito yan ano. Alam mo, valid kasi yung reklamo mo. Yung katwiran mo, valid yan. Kung, ready? Mm-mm. Kung hindi kayo dumalawa eh. Ay, dumalawa ka eh. So, hindi valid yung katwiran. Nakanungan mo yung point ko? Mm-mm. Eh, una pa lang na bato, nagre-reklamo ka na, bakit dumalawa ka pa kayo? Paano? Is it good? Kasi po nagpa-family planning ako noon. It does not matter. Binigay mo sa kanya ang lahat ng benefit of being a father but without the obligation. Of having to have sex with you without the consequences. As a matter of fact, kahit nung nabundis ka ng pangalawa, hindi siya na-require to change his lifestyle. He goes home to a different house without the obligation of having to look after kids. Tama, mali? Tama. And you are his enabler. I'm not saying it's completely your fault. Hindi mo ito kompleto kasi dapat may kusa. Tatay eh. Tama? Yun nga po na. Eh maraming gago eh. Ayan, isa pa. Yan. Oh. Gago eh. Alam mo nang gago, unang anak nyo palang alam mo nang delinkwente. Dumalawa kayo. Diba? Anyways, hiwalay na kayo ngayon? Yun po, sana i-confirm ko. Bakit sa akin? Ako ba karelasyon mo? Ba't saan mag-confirm? Sorry. Kasi po, pag kinabrought up ko yung paghihiwalay namin, hindi siya nagsasalita. Bakit kailangan magpaalam ko sa kanya kung ayaw? Wait lang. Bakit kailangan magpaalam ko sa kanya kung ayaw mo na? Kasi parang closure po ba? Hindi. Kung talagang ayaw mo na, ayaw mo na. Bagay. You do not have to negotiate that with him. You can be parents of your kids. Walang problema doon. So ganito, sige. Nagpapaalam ko. Paano ba di ka pinayagan? Yun na nga po. Kasi ang worry ko, kasi gusto ko po sanang, yung totoo po, gusto ko po sanang magkaasawa pa ulit. Do wala pa naman po akong nakikilalang bago. Okay. Baka po kasi sabihin niya na nalalaki ako. Hindi yun ang point. Sabihin niya, in a relationship pa tayo, bakit may bago ka ng boyfriend? May naliligo ba sa'yo ngayon? Wala po. What? Wala pa po. Hindi po, wala pa po din talaga. As in, kasi... Kumbaga, you just dream of another guy in your life. Someone who can look after you better. Totoo. I am with you. I want that for you. Kung sana na-reform lang niya yung sarili niya, siya sana yun. Tama? Yes. Tama. Pag iwalay ka ng maayos. Mahal ko pa rin siya. Baka mamarinig nito na makiulo lalo. Kailan ba kayo ulit nag-usap? Ano po, 2 weeks ago na po, bilang na bilang ko, ika-2 weeks nung Saturday, nung last naming huling usapan. Kamusta yung huling usapan ninyo? Palagi po kami nag-aaway. And then yung huling kita namin is February 14. So up until then, ngayon, hindi na kami nagkikita. Kasi sinasanay ko na po kamusta? Sarili ko. Kamusta? Wait lang. Nag-aaway lang ba kayo nung February 14 o naghiwalay kayo? Hindi po kami nag-aaway. Parang okay pa kami nun eh. Yung huling kita nyo, 2 weeks ago? February 14 po ang huling kita na. Hindi yan 2 weeks ago, te. April na ngayon. Ano ka ba? Iba kalendaryo sa Taguig? Hindi po. Yung sinasabi niyo 2 weeks ago, yun yung last na usap namin through phone call. Through phone call. Kamusta yung huling usap niyo through phone call? Ano po? Wala, nag-aaway lang kami. Very toxic na so, po. So wait lang, hindi kayo hiwalay. Anong kinukonfirm mo sa akin kung hiwalay kayo? Nag-aaway lang pala kayo. Kasi po noon ko pa sinasabi niyo maghiwalay na. Siguro aminin ko na lang. Maghiwalay kayo na maayos. Iba yung away. Kasi kung ang interpretation ng away ay hiwalay, edi lahat ng nag-away na mag-asawa, naghiwalay. iba yun. You have to lay down your cards. Sabi mo sa kanya, ayoko na. I no longer see my future having you beside me. Sabi mo na maayos ate. Kasi magiging cheater ka niyan kapag ka nag-away lang ka at nagkaroon ka ng jowang iba. Ganito ano, ako, I never advocated for a broken family. Never ko in-advocate yan. On the other hand, naiintindihan ko pag may umaayaw sa relasyon, lalo kung wala nakikita ang future. Are you with me? Yes. Okay. Yes, totally. If your story is accurate, I completely understand where you're coming from. No? But on the other hand, ate,
ang akin lang. Ito. Sige, fast forward tayo ng konti. In the future, ate, if you're going to, ano, to fall in love again, di ba? Yung a guy who's supposed to look after you, you're not supposed to demand yung caring na yan. Dapat binibigyan ng kusa yan. Ngayon, pag hindi naman binibigyan ng kusa, ate, be wise enough to walk away before the going gets tough. Ang galing mo po, Papa Jackson, kasi exactly the word, lahat dinidemand ko sa kanya na ultimo, i-update mo naman. Yung bare, at least the bare minimum na hindi ko na-experience sa kanya. Well, kasi kung ako yan, kung ako yung lalaki, ate, alam mo, lalaki, minsan namang malaki slick yan eh. Kung ako yung lalaki, at gago talaga ako, pwede ko sabihin sa'yo, ayaw naman maging mag-asawa tayo. Sana, i-update kita. Sana hindi kita kailangan i-update kung nasa isang bahay tayo. Di ba? Sa kabilang banda, ito yung pagkakamali mo dyan, ate. Binigay mo ang sarili mo sa lalaking hindi prepared sa buhay. True. Dito sasampaling kita ng katotohanan. Tama po. Alam mo na hindi siya handa sa buhay. Binigay mo sarili mo. Okay na, nagkamali na. Dumalawa pa kayo. Ang lamig ng aircon. So, to some degree, you can be, ano, you can be faulted here. Mm-mm. Diba? You can be at fault as well. Buha mo yung point? Yes, that, yes po. Ito nakakalungkot yung part na yun. Mm-mm. Alright? Anyways, ganito, ano. Angela, I wanna be so honest with you. I do not believe, Papa, na gusto mo makipag-iwalay. I don't believe that for one second. I think... Ano po ulit? Ano ulit? Sorry po, Jackson. You don't believe it po? I don't believe na gusto mo talaga makipag-iwalay. Wala, paano niyo po nalaman? Kasi magaling ako pag mga 11:51 ng gabi. Ang galing ng Papa Jackson. Ayaw mo talaga makipag-iwalay. But you want the best version of him. Exactly, galing mo nakakainis. You want the best version of him. As a matter of fact, hindi mo kaya makita ang sarili mo yung kasamang iba. No? This is you trying to tell him or trying to emotionally blackmail him. When you said na gusto mo makapag-asawa ng iba. No, you want him to look after you. Tama? Ang galing mo po. I'm with you sa part na yan. Now, the question is, are you also ready? Ready ka ba to play the role of the better half? Kasi dalawa na anak niyo eh. And you want him to be the man of your life. When are you going to settle as a family? Alam mo, Angela, sa buhay natin, hindi guarantee that you're going to end up together. Down the line, should you really end up separating, you want to be able to tell yourself that you've done all that you can to make things work. And as we sit tonight, the answer is not yet. Tama ko, mali? Tama po. Tama po. Sabi kasi ng tatay mo, wag eh. So, hindi mo, di ba? So, hindi mo ginawa. Kasi baka tama po si tatay. Well, we'll never know the alternative. Pwede rin mali si tatay mo. Kasi nagkalintik-lintik yung buhay mo. Kasi, tinan mo, di ba? Hindi. Tama. Your father will always have the best intention at heart para sa'yo. You agree with me? Agree po, totally. But you are now a mother of two. At some point, you have to have the bones and the guts and the wit to decide for your two kids. You have risked everything except giving in to
dun sa idea to start a family with him. That's the only thing left to try. Tama, mali? Tama po. Kung di talaga, nag-work, mama, hindi talaga mag-work, then at least tinry mo. Garanti naman ginagawa niyo, magkikita kayo, magbabahay-bahayan kayo, may dalawa kayong anak, magsisex kayo, aalis siya. Anong pagkakaiba nun? Pareho lang. Diba? Maraming lalaki ate ang ano, manhid. Alam mo mga lalaki, maraming magagalit sa akin dito, wala na akong pakialam. So, anyways. Maraming mga lalaki ang ano ate, ang nabubuhay with ano, yung habitual force of habit ng mga lalaki. Diba? Mm-hmm. Pag may mga lalaking ano, pag hinayaan mo sila at wala kang diniman sa kanila, may mihasa sila. But men are trainable. Ako, napipikon ako sa jowa mo. May mga put. Mga yan. Nakakapikon yung mga put. Mga yan. Nakala ka po bawal magmura. Nagmura ba ako? Ay, sorry po. In-assume mo yun. Apo. Diba? Oo. Alam mo ang sabi ko? Mga putot sumang mga yan. Akala putot nyo. Sumang. Oh, diba? Mga putot sumang mga yan. Yun o, oh, diba? Charing-charing ka. Anyways, ate. Parang yung lalaki yung mga manhid. If you allow them, diba? May mihasa sila. So I'm not saying ate na overnight, you can change him. But it's better that one day, should things do not work for the two of you, you can hold your head high and say, you have tried and you have done everything you can to make things work. Kasi for now, you cannot confidently say that. Tama, mali? Tama po. Tama naman. Okay? On the other hand, don't let yourself be abused and used. Know when you have to walk away. Okay? Yes po. Madali ito ate kung sana narinig ko sa'yo hindi mo mahal yan eh. Eh, mahal mo eh. Totoo. Sobrang. Magka-plastik ang batay dito. Siyempre hindi. Hindi ko gawain yun. Sa ibang estasyon, baka ganun. dito bawal ganun. Anyways, kung nakikinig yung delinquente na yan, anong gusto mo sabihin sa kanya? Ano, ang gusto ko lang sabihin sa'yo, sana tayo yung magkasama, nagpapalaki ng mga anak natin. Hindi si tatay sana yung kasama ko kasi tayo yung gumawa nito. Ulit. Ayun. Huwag ka magsana-sana dyan kasi desisyon mo rin yan. Sabagay. Maganda marinig yung... Pwede ba tayo mag-umpisa ng panibago, keme-keme? Kasi ate, tandaan mo, your setup is also your decision. Kasi nakinig ka sa tatay mo. I'm not saying na huwag ka makinig. I'm just saying na huwag mo ka sana-sana dyan kasi ikaw decision mo yun. Ulit. Ano ba? Gusto ko sana maging ikaw yung better version ng sarili mo. Kasi, alam mo yun, parang at the other hand naman, ayokong mag-settle sa lalaki na parang ako pa yung lalaki sa relasyon. So, sana baguhin mo yung sarili mo. Kasi, nasa process na ako na gusto ko na talaga mag-move on. Kasi bakit ako mag-tsatsaga, ang dami namang lalaki sa mundo. Eh, kung hindi ikaw yung tamang tao sa akin, edi wag, charis. Basta, bahala ka na sa buhay mo, pero Hala, laro ng kadagandahan yan, te. laro, ganda-gandahan, te. Ang galing. Alam mo, yung ganyang ano mo, ate. Yung ganyang narrative mo. Dahil nung lalaki dyan, you're making things worse. Kasi kung yan ang narrative mo, makipaghiwalay ka ngayong gabi. Hindi yung agree-agree ka sa akin na ayusin mo, paski niya maririnig ko sa'yo.
Rala ko ni Mael Pombra, may hasampalin ako. Huwag ka rin tanga, ikaw naman. Kita mo, oo po. But niyo po alam, ang galing niyo po. Tapos hiniyakit kitang message, ganyan nga sabihin mo? Hindi po kasi na-hurt ako eh. Oo nga na-hurt ka. Hurt ako sa mga ginawa niya sa akin. Yes, di ba? Pero but you have to remember, you are his enabler. Ulitin natin. Ganda-ganda ng background mo yung game. Ano ba sasabihin ka, Papa Jackson? Ano bang gusto ko? Pero yung totoo talaga na gusto kong sabihin, yun, sana ikaw yung better version ng sarili mo. Tapos, gawa ka paraan para maging maayos tayo. Gusto ko ikaw yung gumawa ng paraan, hindi ako. Kasi feeling ko ito yung responsibility mo bilang isang lalaki. Bigyan naman kita ng chance habang di pa nawawala yung love ko for you. Sana magbago ka. Yun lang. Kasi papatawarin naman kita eh. Ayun po. Thank you po. Parang gumulo. Ito na nga rin ano. Parang gumulo. Gumulo. Ano yung Papa Jackson? Baka magalit ka eh. Hindi ko naguluhan ako bigla. Actually, naguluhan din si Kevin. Kailangan ba si Kevin? Hindi po. Siya po ba yung lalaki kanina? Hindi mo. Gulo-gulo na. Tsaka si Rick. Kailangan si Rick. Hindi rin. Ang gulo. Si Pao, kilala mo si Pao? Hindi po. Ang gulo. Ay, nako. When will you start at taking yourself more seriously? Tignan mo, ako yung lalaki. Tignan mo. Ako yung lalaki. Narinig ko yung mensahe mo ganyan. Palagay mo, ate, seryosohin kita. Hindi. Number one, it's not from the heart. Ako, hindi kita kilala buong buhay ko. Pero naniniwala ako, the way you said it kanina, you've said that to him a thousand times before. Agree? Mm-mm. Oh, hindi nag-work, di ba? Mm-mm. Kasi it's not from the heart. Tama? Opo, somehow. Ulat! Ha? Totoo bang gusto kong sabihin, Papa Jackson? From the heart. Do you love him? Ah, sige. Let's go. Totoo. Ulit. Ano ba sabihin ko? If you're in pain, say it. Ang gusto kong sabihin sa'yo na... Anong tawagan nyo? Babes. Babes? Babes. Namimiss na kita kasi pangit ugali mo. Ay, naku. Ayoko na. Pero ayun, basta lagi ko pa rin chinecheck kung tumatawag ka sa akin kahit naka-block pa. Kasi nakikita ko naman kung nagtatry kang tumawag eh. Lagi rin kita in-stalk sa Facebook. Kung ano na update sa buhay mo. Na-hurt talaga ako sa mga ginawa mo. Parang feeling ko hindi mo ko love. So, nakakasawa rin. Nakakapagod. Na parang mag-antay kung magbabago ka alam ba. Alam mo, this is not a message. These are complaints. Apa. Hindi ganyan po yung gusto kong sabihin sa kanya. Yeah. But you could say that to him without calling my show. You know what I expect from you? Do you want to hear it from me? Do you want a guide? Apa. Anong pangalan yan? Wala, hindi nga. Ano, Joshua na lang kunyari. Josh, because I can read the room. I get you. Mas maganda marinig na. Josh, let's start a family. Alam ko na hindi mo alam kung gaano kabigat maging tatay sa ilalim ng iisang bubong, but I'm willing to try it with you. I will learn how to forgive you
sa lahat ng pagkukulang na nagawa mo sa amin. But the kids need you now. Lumalaki na sila, 3 years and 1 year and 2 months. I'm going to make you feel that I want a future alongside you. So I'm going to teach you how to make me a part of your future as well. Josh, we're going to try this until you learn to have your way of life ng katabi ako. Hindi man mag-work, at least, tinry natin. Did I make sense? Yes po. Yun sa'yo kasi parang gago eh. Uulit tayo ha. Ang ganda ng background mo, sinasayang mo. Gagayahin ko na lang sa inyo po. I want it from the heart. Parang okay. Kang pagkukulang dito ate. Marami siyang pagkukulang at kawalang niyaan. But you are his enabler. Let's do it. Okay po. Babes. I would like to have a family with you and yun naman talaga yung gusto ko sana. I'm trying my best naman to become a mother and ikaw talaga yung kailangan ng family kasi ikaw yung daddy nila. And ayoko na lumaki sila na may ibang daddy as much as possible. But we have differences. At syempre, yung iyak ako tuloy. It's okay. Iyak po ako, sorry. It's okay. Ready to show. Go ahead. Now that's from the heart. Sorry po. It's okay. Don't apologize. It's okay. Mahirapan kasi ako maging nanay. Nandala ko lahat-lahat. Tell him. Tell him. Don't tell me. Tell him. Mahirap maging nanay nung mag-isa. Sana ma-realize mo na ikaw yung tatay ng mga bata. And you have to step up kung talagang mahalaga kami sa'yo. Yun lang. And I always forgive you naman kagaya ng maraming beses. Kasi I think love dapat ganun. Kahit ilang beses mo siyang patatawarin, kahit ilang beses ka niyang masasaktan. And I'm always open to have a meaningful conversation with you. At sana narealize natin parehas yung mga part na nagkulang tayo. Marunong sana tayong mag-adjust sa bawat isa. Para sa mga bata. Hindi lang para sa sarili natin, pero para sa dalawang bata na binigay sa atin ni Lord. Alam ko naman, I feel like you're doing your best. Siguro, but I will admit na marami rin akong pagkulang. Hindi ako perfect. I always nag at you. Lagi kitang inaaway. Kasi I feel like that's my response sa mga inuwa mo eh. I feel like that's my defense mechanism para hindi ako lalong masaktan. So, I'm so sorry. It's not my intention. It's just that na-hurt talaga ako and I feel like yun yung way ko para magawasan yung sakit. Thank you po. Toxic ka, no? Opo, totoo naman po. Akala ko hindi ka mag-agree. Opo, tama po yan. Toxic ka, tapos tapang-tapangan ka. Opo. Kailangan mo na pala ng tulong niya. Hindi mo kayang, hindi naman sa kaila tulong, di ba? Pero kailangan mo na pala sa tabi mo, but you make him feel na okay lang na wala siya sa tabi mo. Tama? Tama po. Look, he is at fault with many things. But in your case, if you want things to change, he cannot change by himself. You have to be a part of that process. You agree with me? Pero bakit ganun, Papa Jackson? Sabi nila, hindi mo daw mababago. Sino yung mga sila? Sino yung mga tangang yan? Sino yung mga sila?
Kasi kung mayroon pala sila nagpakaya, ba't nyo ako tinawagan, ha? Kasi ayan yung mga sila-sila na yan. Sino yung mga yan? Meron pala kayo gustong paniwala kayo, ba't tinawagan nyo ako? Pangalan na yung mga sila na yan. Sino yan? TikTok po. Diba? Kasi kung may, kung bala ko palang banggitin sa akin yan, ano to, anong natulong? Ano natulong ng mga yan? Sino yung mga sila? Yung mga vlogger influencers sa TikTok. Hindi ba, hindi ka nakinig sa kanila? Ba't mo ko tinawagan? I've been doing this for 19 years. Apo, if you think you can, I'm just saying, if you think you can value their advice more than mine, I will not be offended. But you cannot listen to two people. Apo, tama. The fact that you called me, you sabi hindi ka naniniwala doon. Ay, naniniwala naman po ako. Medyo naguluhan lang po ako. Bakit hindi ka naniniwala doon sa mga yon, tama? Tinawagan mo pa ako eh. Kasi kung naniniwala ka, ba't mo tatawagan? Sorry na po, Papa Jackson. Mga sila-sila na yun. Sino mga yan? Alam niyo yung mga nagpapakay sa TikTok? That's in general. In general yon. Ang advice, the advice I give to all my callers are tailor fit. May advice to you, hindi pwede para sa iba. Kasi unique yung sitwasyon mo eh. Yes. Yes, ganyan. Saan ba yung pang? Naku. I didn't know. Sakit na nga pa eh. Sino yung mga sila? Sabi nila, sino yung mga sila? Pakialam ko sa mga yan. Si Kuya Chico po ay joke lang. Prisoner po kasi ako ni Kuya Chico din. Hindi ka piniwan ni Kuya Chico ng ganyan. Apo, hindi ka po. Mung pagbintang si Kuya Chico, nagiinom ngayon yun. Happy birthday. Babarik-barik yun. Electric fan nyo, linisin nyo. Ay, sorry po. Init po kasi. Sorry po. Good luck to you. Thank you po. Salamat po, Papa Jackson. Know what you want. Mm-hmm. And don't be afraid and ashamed to ask for what you want. Okay? Yes, Papa. I'm proud of you, by the way. Thank you so much, po. You're a mom of two. You're a student. And you work. You're a daughter as well. Thank you so much. Bago matapos, kasi baka sabi mo na pinagalitan lang kita. I'm so proud of you. Salamat po. Keep it up. Yes, po. Thank Salamat you. Sa pagtawag. Salamat po. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye, Angela. Si Angela po, isang matapang na taga-Tagig. isang matapang at taong taga-Tagig. Aba! Ha? Aba! Ha? Sige! Sige, oy, batiin ko lang ulit. Si Luis, si Kevin, si Rick, si Pau, si Eljon natulog. Kanga pa. Marvin. At saka si Chard. Mga nakasama namin sa ano. Nakasama ko sa Hong Kong. Mga ano. Bardagulan sa Hong Kong. At syempre, ang lolo ng grupo, si Mr. Is It Good? Michael. Ayan. Is it good?